palamig na ng palamig at pa pababa ng pababa, lalo ang temperature. So kailangan mapalitan. Okay. Hindi ko napalitan yung fuel, yung tong depth tank filter kasi walang right tools. Winnipeg at kakukuha ko lang ng truck ko sa Steinbach at sa Steinbach ko nagpagawa. So ang update lang is medyo ano sa biyahe, hindi masyado makadiretso ng biyahe kasi puro aber yan nangyari. Yung una, yung aking yung makina ng truck na wala ng power, so naging problema is yung fuel pressure sensor at saka may mga pinalitan pa. So kagagawa lang last two weeks, then ito naman nagka problema na naman, nabutas yung sa air to air. So pinagawa ko na lang siya kasi sumama yung pakiramdam ko, so hindi ko rin siya magagawa at saka malamig na. So napapansin nyo may snow na rito ngayon, so pinalitan nito, ito aftermarket na. So naroon sa pickup ko yung pinagpalitan. So may maliit na butas. So hindi naman siya nawala ng power doon sa turbo niya. Ang naging problema lang is medyo malakas sa fuel efficient kasi nga may singaw yung air to air ko ng sa turbo. So ngayon, winter na. So kailangan magpalit ako ng mga filter, yung mga air receiver dryer filter, DEF fuel tank filter at saka yung sa fuel tank filter. So ako na magpapalit. So pakita ko ulit sa inyo yung mga yearly na pinapalitan ko rito sa truck para hindi ganun kadami yung nagiging problema. So although ngayon marami ako mga pinagawa kasi unang-una ilang taon naman na itong truck ko, almost 4 years na. So 1 year na lang mahigit, makakatapos na rin ako ng pagbabayad and sana magtuloy-tuloy. Sana tumuloy-tuloy din yung lakas ng biyahe. Sa ngayon medyo hindi ko masabi kasi halos lahat ng kumpanya is mahina yung biyahe. So yan, nag-check na ako ng air cleaner ko. Then ito is pwede pa naman. Kapapalit ko lang to lang last time. So palitan ko na lang ulit siya siguro pagbalik. So yun munang yung munang importante na kailangan gapangin sa ilalim. So pakita ko sa inyo. Papakita ko muna sa inyo yung pinalitan na pinagpalitan na sa air to air. So napakamahal kasi wala na siyang warranty. Kaya yun, sa kumpanya ko na lang pinapalitan kasi salary reduction na lang yung gagawin. So yan, ito yung pinalitan. Meron siyang leak doon sa kabilang side na yon yata. Di ko sure pero sa ilalim to. So ito yung pinalitan, yung air to air. So napakamahal, 1,000 mahigit. So yan, kakukuha ko lang sa Steinbach ng truck. Kaya bukas, di ko alam kung may biyahe na ako bukas. So kailangan ko munang i-maintenance. So gagawin ko muna. Nakabili na rin naman ako ng filter. Ito, ready ko na. Ito yung filter. Ito yung sa DEF tank filter. At saka ito yung sa fuel tank air filter. Dalawa. Tigis ang tank eh. So palitan ko na ngayon habang medyo maganda-ganda pa yung weather.
So, yun, susuot lang muna ako si Lalim. So, nandito ko ngayon si Lalim ng aking truck. So, ito, makikita nyo na naman yung itsura ng ilalim ng ating truck. So, ito yung air dryer filter. Then, yung papalit ako ng fuel. Ito yung DF tank filter, papalitan ko din. So, unahin ko muna itong air receiver dryer filter. So, yan. At least nasisilip natin yung mga ilalim. So, yan. Yung transmission. Ito yung DPF. Ay, hindi. Ano yan? Yung catalytic. So, yan. Magbabakas muna ako. Kailangan natin mabakas at malamig. Ayos pa naman. Wala pa naman shadong kalakalawang. So, greasing na lang pagbalik. So, yan yung ilalim. Itsura. So, yan, ano, no? Ito yung kakalasing ko. Narito na yung kumalit. So, kalasin na natin. Kalasin muna natin to kasi niyayapos eh. Kasi naman tayo di si ilalim. Kahit nakapaluhod. Ito ang problema. Kailangan ma-adjust dapat yan. Para hindi tumatama. Ang pagtalas ay laging pakaliwa. So una nga pala no, i-drain muna yung hangin ng tangke bago magkalas kasi may pressure to. So na-drain ko naman yun siya kanina. Ito, madali lang magpalit. Kaysa bumayad tayo ng bumayad. At least nasisili pa natin yung mga ilalim. Yung mga naglawit dyan or sumasayad or merong mga tagas. So yan o, oh, oily na naman siya. So laging ganyan, yearly ako nagpapalit. So kasi yung moist sa loob, nagmo-moist. So mayroon siyang moisture sa loob. Kaya pagkagatong winter, baka ma-frozen. So tanggalin natin yung tunasan muna natin. Mayroon siyang o-ring. Sa atin ang maig para malinis at maganda yung lapat. Walang dumi bago natin kabit para walang dumi. So ito yung bago na binili ko. Ito yung o-ring na bago. Tingnan natin dito.
kailangan tama din sa guide. Tapos abot natin itong bago. Kailangan nakalapat tong ano, o-ring sa ano, yung outside o-ring. Tingnan kung lapat siya, maganda. So, ipitan natin gamit ang tools kasi hindi siya mahigpitan ng ayos pagkakamay lang. Lang kasimple, pero lang kadali. Mamaya che-check ko na lang kung may singaw. So kailangan lang pandarin. So bago ko pandarin, papalitan ko na rin yung filter na depth tank filter. So yun, napalitan ko na itong air dryer. So ito naman napalitan ko yung sa DF tank filter. Ito lang yung filter, maliit lang siya. So palitan ko na rin siya. So kailangan natin yung sahod. Size nito. So mali pala itong size ko, 30 yata ito, 30 nga yata. Kukuha muna ako ng tamang tool. So nagpa-under na ako, pinandar ko na muna siya. So yun na, tinetest ko, wala naman leak. Pinuno ko ng hangin yung tangke. So wala namang leak, so all good. So ano ba tong bagong tali na to dito? So ito, papalitan ko na to ng filter. Then yung sa labas naman. Size 30 pala to. Hindi kaya itong pangkalas natin. Wala akong pangkalas crown kasi, crown kailangan bumili ng tools na crown. So ito, meron ako dito battery cleaner. Sprayan ko itong aking mga battery dito. Hindi naman siya
nakukuroded. So, ito, ni-spray lang to dito. Yan, silinisin na niya yan. Ito yung positive. Lahat ng terminal. Laging matibay ang ating battery. Matibay ang connection. Laging malinis. Ang positive, kailangan lagi may takip yan. Kasi pag lumapat sa back, all this takip, wala na, sabog. Sunog ang ating truck. So, awa naman ang Diyos, di pa tayo nagpapalit ng battery. Ito pa rin yung battery ko. May 2019 pa, hindi pa siya napapalitan. So yun, hindi ko napalitan yung fuel, yung depth tank filter, kasi walang right tools. Eh, plastic lang siya, kaya hindi ko mapapalitan. Siguro kuha muna ako ng tools or maghanap ako ng tools para doon. So baltan ko yung ano, isang tank eh. So yun, ano, wala akong makita ng tools pang kalas ko nung sa filter ng DF tank. So ang gagawin ko is ito na lang, labi tubo na lang gagamitin ko. So kailangan lang talaga mapalitan ngayong araw na ito bago ako bumiyahe, kasi talagang palamig na ng palamig at pababa ng pababa, lalo ang temperature. So kailangan mapalitan, kasi yan nga, every year pinapalitan. So ito, at gamitan ko na lang itong labi tubo. Ipakita ko sa inyo silalim. So yun, hindi ko alam kung kita nyo, kasi maliwanag against the light. So ito, kalasin ko lang dito kasi malamig, nagmumoy eh. So labi tubo na lang ginamit ko. Ito gas. Problema, ayun, matigas. Aba, mabasag. Malamig kasi. Hindi mapapalitan, matigas. So yun, di napalitan yung sa ano, kailangan talaga right tools. So gagawin ko, palitan ko na lang yung sa ano, itong sa fuel tank vent filter. So dalawa, magkabila, kaliwa at kanan. Wala muna sa palitan ko. Para naman makalas. Sakit. Itong sa fuel tank vent filter. So dalawa, magkabila, kaliwa at kanan. Wala muna sa palitan ko. Para naman makalas. Sakit.
isa. Ito yung isa. Lang naman ito palitan. Ito yung bago. So yan, malinis. Ito, makikita nyo dito. Ito, makikita nyo yan, madumi yung loob. Subukan natin buksan mamaya. Lang kadali. Bakit ka pababayad? Diba? Yun lang. Ganun lang kadali. Ito ay subukan natin buksan mamaya. Tingnan natin kung itsura sa loob. Pero siya madumi na oh. Madumi. So may mga lumot-lumot. Balik ko na to. Yung kabila naman. Sala. Ganun din yung gagawin ko sa kabila. Ito yung kabila. Kabilang side. Ito mas madumi itong kabila. Mas madumi yung loob. Bago, palitan lang natin. So para maganda yung paghinga ng fuel natin. So, ganun lang, kasimple.
ganun lang kasimple palitan yung fuel. Tawag dito is fuel tank vent filter. Para hindi masyadong mag ano yung dumi sa loob, nasasala niya yung hangin. Itong cover. So at least bago tayo bumiyahe, condition kahit na may mga pinapagawa akong mga iba dito sa truck, yung ibang mga preventive maintenance is nagagawa. Yan talaga, may mga bagay talaga na hindi mo ina-expect na masisira. So yun, oh, at napalitan ko na yung mga filter na mga kailangan palitan. Yung DF tank filter na lang hindi ko pa napapalitan. So siguro yan ako na lang kasi hindi talaga siya kaya nung mga ano, kailangan talaga right tools. So yun, at maraming maraming salamat sa inyong panonood. So yun, at napakita ko sa inyo yung preventive maintenance na ginagawa ko dito sa truck ko. So yun, yearly ko pinapalitan yung air filter, air dryer filter, and then itong fuel tank vent filter. So ano pa ba? So yun na nga lang, yung DF tank filter kailangan palitan. So siguro pa ano ko na lang, maghanap ako ng tools or makakahanap ako ng right tools doon, kasi kailangan siya yung ano, yung 12 points. Wala kasi akong 12 points eh. So tingnan ko kung makakahanap ako, or kung wala, baka pa papalitan ko na. Meron naman na akong pyesa. Or yun. Yun, at maraming maraming salamat sa inyong panonood, at hanggang sa muli po ng ating paglalakbay. At ito po yung si Manlalakbay Biyahero. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. At ingat po tayong laging lahat. At winter na, drive slowly, drive safe. At ingat-ingat lang po. Yung maraming salamat. Ingat. Keep safe and keep on trucking.